Don't you? Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, meron lang po tayong mga paalala. Una po, lahat po ng ating cellphone at gadget, paki-silent mode po. Lahat po ng cellphone, paki-silent mode po natin. Ninong at ninang at abay. Pangalawa po, is hindi po tayo allowed kumuha ng pictures and video walking dahil yung lahat ng entourage po natin, pati especially po kay bride. Kapag nakita niyo pong magulo yung damit po ni bride, ang kanyang bell, wala pong lalapit para ayusin. Meron po tayong professional photographer and videographer to capture the moment of the couple. Okay po? Lahat po, pati po yung may dalang bata, pakiahwakan na lang po, baka po pagdaan po ni bride, is magpatawid-tawid din po. Okay po? Kapag nagsimula po kami magpalakad, wala na pong lilipat ng upuan, stay na lang po tayo kung nasan po tayo nakaupo. Maraming salamat po at magsisimula na po tayo.
Isang magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo ngayon ay nagkakatipon-tipon bilang isang sambayanan upang makiisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia at masaksihan ng pag-isang dibdib nila Jason at Monica. Tayo ay magsitayo at ating tanggapin ang tagapagdiwang ng banal na misa. Reverend Father Sandy Pulidindi. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Pinagdurugtong na buhay ni na Monica at Jason na ngayoy umaapo sa banal na tipan ng kasal. Naway mangibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan at sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at magkinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi niya, ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon ay may takot. Ang maalab na adhikai, sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Sa tahanan ng asaway parang ubasan na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Aleluya. Magsitayo ang lahat. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na galay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayo mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa akin Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y umayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Aman sa aking pangalan at ipagkakaloob sa inyo, ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pangaral. Jason at Monica. In the year 2014, when 10,000 couples like you gathered at the Vatican with Pope Francis, our Holy Father, one of the couple asked Holy Father, tinanong nila, the question is like this, "Holy Father, Pope Francis, many feel that the challenge of living together forever is beautiful, enchanting, but very demanding, almost impossible these days. We ask your word to enlighten us on this issue." Ang homily ko, ang maikling homily ko, naging ang kanyang sagot, naging maikling homily ko ngayon. Sabi ni Holy Father, mayroon siya tatlong sikreto. The first one is to ask. The second one is to give. The third one is to ask again. Ano ang una? Humingi ng pahintulot. Asking permissions. Holy Father said, even the words, simple words like please, pwede ba, maaari ba, kailangan matuto tayong magtanong, pwede ko bang gawin ito? O, gusto mo bang gawin natin ito? Tayo na mismo ang siyang manguna at palakihin natin ang ating mga anak sa ganitong halimbawa. More than asking permissions, let's say, discussing each and every detail of what you do is important. Yung unang sikreto ni Holy Father, asking permissions. The second one, yung ikalawa, magpasalamat, to give thanks. Parang napakadaling sabihin ang salitang ito, pero alam natin, hindi sa lahat ng pagkakataon. Pero mahalaga ito. Itinuturo natin ito sa ating mga anak
Pero kinalilimutan natin kapag sarili na natin ay ang sarili na natin ang pinag-usapan, ang pagpapasalamat ay isang mahalagang katangian, sabi ni Holy Father. And also, at the end of the day, remember to thank the Lord together. So, pangatlong sikreto, o ikatlong sikreto, ask again. Ask again forgiveness when and where necessary. Humingi ng kapatawaran. Even simple words like, sorry, pasensya na. Sa ating buhay, napakaraming nating nagagawang pagkakamali, maraming pagkukulang. Natuto tayong kilalanin ang ating mga pagkakamali at humingi ng tawad ukol dito. Patawarin mo na ako kung nakapagtaas ako ng voices kanina. Pasensya na kung nakaalis ako kanina ng hindi nagpapaalam. Even Holy Father is very specific, even for little things, better to clarify and, you know, wash away rather than waiting for big things. So, sabi niya, ganito dapat lalago ang ating pamilyang Kristiyano. Si Jesus na lebhang nakakilala sa ating ay nagturo ng isang sikreto, huwag ninyong palilipasin ang araw ng hindi humihingi ng pagpapalaya.